nais kong muling makita ang isa sa pinakamalaking isda sa buong mundo. Ang Mameng. Ilang araw na kami sumisisit para makita siya. Give people an idea kung anong klaseng isda ang Mameng, because I'm sure maraming ibang tao na didinig ang Mameng pero hindi naman nila talaga alam ang itsura ng Mameng. Kaya maging sa dilim ng gabi, sinusubukan namin itong hanapin. Pero syempre, hindi ko rin papalagpas yung opportunity na makita yung tinitira ng Mameng paggabi. Nagkakaroon ng ibang buhay at kulay ang dagat eh, kapag gabi, especially with the lights. I guess siguro dahil hindi na umaaninag yung pagkaasul ng tubig. So since it's pitch black, tapos may dala kang ilaw, iba yung liwanag niya. Mas bright yung colors ng corals, pag tinapat mo sa isda, mas buhay ang kulay nila. Delikado man kung titingnan, hindi ito magiging hadlang para makita ang kanyang tirahan. Isang thin ghost pipefish ang una namin nakita. Nung sa umaga, nistula siyang dahon sa karagatan. Sa gabi, nagkakaroon ng buhay ang kakaibang nilalang na ito. Malapit silang kamag-anak ng seahorse. Habang ang ilan, naghahanda na para sa kanilang hapunan. Kumakita ng dalawang moray eel sa isang butas. Magkaharap pa sila. Para sila nag-uusap. Never ko pa na-experience yun. Sa tagal-tagal ko nag-dive, never pa ako nakakita ng dalawang moray eel na magkasama sa isang butas. We also saw an octopus. Malaki octopus eh. Kasi tinitingnan ko yung mga suckers niya, yung suction cups niya. Ang tataba eh. Ang lalaki. So, judging by the size of that, plus yung kapal ng tentacles niya, medyo it's a very good size octopus. Kaso nakatuck in siya sa loob ng bato. Pero habang tumatagal ang aming dive, naisip ko na mas madali siguro mahuli ang mga Mameng sa gabi kung kailan sila natutulog. Gaya na lang ng mga islang itong himbing na himbing. Hindi nila namamalayan ang mga dumarating. Kaya marami ang nais samantalahin ang ganitong pagkakataon. Puno man ang misteryo ang kailaliman ng kanyang tirahan.
pa rin dito natatapos ang aming paghahanap. So yun ang advantage ng nightlife. Yung kadalasan mga islang hindi nyo malapitan sa umaga, nalalapitan nyo sa gabi dahil sila'y tulog. Ay. Para mas maintindihan ng mga mameng, isang eksperto ang aming kasama. Yung marine biologist nag-aaral niya sila gumagawa ng pananaliksik sa mga bagay-bagay na hinggil sa kalagatan. Dito, mas naintindihan namin ang galaw ng buhay sa ilalim ng dagat. Ating mga divers, kalaban natin ang underwater current, yung tinatawag na undercurrent. Dahil nahihirapan tayong mag-swim, nahihirapan tayong lumangoy, but this is an advantage on the part of the marine life form sa area dahil maraming nutrients na nasasama, na nagbe-benefit lang, hindi lang ang isda, pati ang mga corals, pati ang mga iba't-ibang halamang dagat na nakikita sa area. Matapos ang night dive, ang bagong araw pala ay magbibigay ng sorpresa. At sa wakas, nakita na rin namin ang aming hinahanap. Kilalang malambing at mausisa ang islang ito. Ang salitang mameng sa Bisaya ay nangangahulugang chismoso o mausisa. Napakalambing ng mga uring isdang ito. May even liken to a dog na gusto na himas-himas sila. Ano may pakiramdam ko. There's a big possibility, kagad naisip ko, there's a big possibility na nandyan yung malaking mameng at nagre-reproduce sila. Nais ko pa sana siyang pagmasdan. You can't even stay long at 100 plus feet. Only for, you know, short minutes lang talaga ang pwede mong ano, pwede mo i-stay doon. Kundi, you'll be sleeping with the fishes. Kahit pa paano, may indication na may presence na mameng sa sarangani na nagpaparami sila, na healthy sila. Ngayon, ang sunod na pakay natin, makita naman yung mga malalaki. Kinabukasan, muli kami nagplano. Mga adult na mameng, hindi na naman masyado naglalagyan sa mababaw na parte ng reef eh. Nandun na yan sa malalim. Aahon lang yan sa mababaw na part para kumain. After that, babalik na siya. So, I'm hoping na sana ma-chempuhan natin yung kanyang pagkain, pag-feed niya sa may reef edge para at least makita natin siya. Subukan natin medyo bumaba na malalim, probably between 80 to 100, maybe 100 plus. Titingnan natin from the slope hanggang doon sa wall. Pero noong Lunes, isang masamang balita ang nakarating sa aming team. Isang cargo vessel galing Australia na may kargang coal ang sumadsad sa Kiamba, Sarangani. Sakop nito ang Bakud Reef, isa sa mga lugar na tirahan ng mga mameng. Ayon sa mga otoridad, sa inisyal na inspeksyon, mahigit 2,000 hektaryang laki ng coral reefs ang nasira. Laki ng vessel, sinasabing aabutin ng 2 linggo bago maialis ito sa karagatan. Sinadyaman o aksidente ang nangyari, kailangan pa rin managot ang may-ari ng barko ayon sa batas. Eksperto, maaaring abutin ng 5 hanggang 10 taon bago makarecover ang mga naapekto ang coral. Marami ng kampanya ang ginawa para maproteksyonan ang natatangin nila lang. 2 taon na ang nakakaraan. Naging laman ng balita ang mga mameng.
Dahil madalas na may mga nahuhuling poachers sa karagatan ng Pilipinas na target na kunin ang mga mameng. Noong 2006, isang Chinese vessel ang nahuling illegal na nangingisda sa Tubataha sa Palawan. Ang laman ng kanilang bangka, halos 300 pirasong mameng. Hindi bababa ng 1,000 piso ang halaga nito sa mga Chinese restaurant kada order. Kaya ganun na lang ang demand nito sa merkado. Kailangan natin ito siyang i-conserve dahil ito mga uring isda ito ay slow growers. Usually takes them 9 years for this particular fish to grow, mature, and be ready to reproduce. Na kung hindi natin i-conserve ito, chances are mauubos ito sa lalong madaling panahon. Sa susunod na Miyerkules, makikita na ang malaking mameng. Ako si Kiko Rustia, born to be wild.